yung parang may black po sa gitna. Opo, yung may parang may anay. So, po, magandang hapon po. Yan po, kasama po natin si Sir Edrich po. Ay, magandang hapon po. Taga, sir, kaya na po mag-introduce sa inyo sarili. Magandang hapon po. Ako po si Edrich Cabida po ng Sarisuki. So, nandito po ako ngayon kasama po si Sir Mario para may pakita po yung kanyang farm po tsaka para matuto rin po. Yun nga po, para maipakita natin yung basic na pagtatanim ng ube. Dahil sila po ay, sa totoo lang po, ay sila po yung nangangailangan ng binhi ng ube. Sa darating nga pong taniman ay baka nga po matutuloy yung kanilang plano. So atin pong tutulungan para po sila ay magkaroon ng binhi ng ube. At ituturo po natin yung tamang pagtatanim ng ube base sa karanasan po natin. Tayo dito ng sample para itanim natin at maipakita mo, maipakita po natin kay sir ang tamang pagtatanim natin ng ube. Ganito po kaganda ang variety ng baliswak. Tama po. So, yun po. Tuturo po natin kay sir ang tamang pagtatanim ng ube. Ito po sa aming lugar ay hindi po tayo namumroblema noon sa ginagawang pakabagan. At dito po sa aming dito sa Batangas ay marami nga pong punong kahoy. Yun na lang po ang ginagamit nating pakabagan ng bagay ng ating ube. Particular nga po yung ano, yung Madre de Cacao. Yeah, pakikit doon tayo mag-sample sa may Madre de Cacao. Ay, sige po. Pinakamaganda sir, pakabagan talaga, Madre de Cacao. Dahil ito sir ay magaswang ang balat. So hindi na tatawan, hindi natutulas yung pay ng ube. Apo. Para siya bumagsak, tuloy-tuloy lang siya. Kaya katulad ng mga puno nila sa honesto eh. Maganda yan. Na magdadala sa kanya punta sa puno. Parang lalagyan po ng ganyang tulos. Kung wala nito, pwedeng ito. Tapos parang nakatali po siya dito sa puno. Apo, nakatali siya dito hanggang dito. Mga ilang ano po ba sir? Ilang buwan bago magkaroon ng simula ng vine yung sa ube. Halimbawa, itinim natin ng pagtatapos ng April. Opo. Di tatakbo isang buwan ng isang buwan, Mayo. Mayo. Opo. Pag halimbawa inulan niya ng mga pagtatapos ng Mayo, siguro mga adjust ng Hunyo, isibol niya. Mga isang kalahati po. Ganyan. Basta paglaki ng binhi, paglaki ng tsansa na siya itutubo. Kung wala mang pong kahoy, ganyan, pwede po yung tali. Ayan. Daligan lang natin dito ng tatalian ito para makapunta dito sa puno. Napakadali po. Basic na basic po ang pagtatayin ng ube. Madali na, pinagkikitaan pa. At ito po ay hindi malaki maintenance ito. So yung sa tanong ni sir, kung paano raw ang pag-fertilizer niyan, pagka po siya ay kumakabag na, sir, apo. Diba, nandito na sa puno. Apo. Yan, pwede na tayong mag-apply ng fertilizer. At pagka kita natin kalat na yung bay ng ubi sa puno, pa dalawang beses, a-apply natin ng yung ginagamit naming ammonium sulfate at saka itong complete. Yung ammonium sulfate, pampaganda ng bay, pampalaki, at yun naman complete, pampalaki ng laman. Po, ganyan. Sa aming po pagkadanas dito, palibasa, ang ubi nga po ay hindi masyado masila. Opo. Hindi pa po nakakaranas sa fungicide. Kahit na gumamit. Opo. Kahit insecticide po, hindi. Wala pong naninira dyan. Ang atin lang pong nagiging problema sa ube, kung sakali, yun nga po mga natural phenomena, katulad nga po ng bagyo, siguro pagka po na naputol yung vine. Halimbawa, malaguna. Apo.
at naputol yung vine, wala na. Natutunaw na yan. So kung kayo magagawa ng pakabagan, kailangan talaga matibay. Dito sa puno talagang matibay, wag lang mabubuhol ang puno. Kung ano po sir, kunwari area is wala masyadong puno, pwede naman po gumamit ng kahit yung mga bamboo post, mga kawayan. Mas maganda po. Basta mahalaga siya, may kakalata ng kanyang vine. Yun nga po pinakamaganda ang kawayan. Pero kung ano sir, kunwari isang area na ganito, hindi naman 1:1, pwede kunyari isang kawayan, maraming nakapaligid na ube. Hindi naman po. Hindi po. Halimbawa, kung tawagin po sa amin dito, balag eh. Apo. Hindi ko alam kung anong English nun eh. Apo. Ano ka English sa balag? Yung yung balag yung pakabagan sir. Halimbawa, parang trellis mo ba? Yan, yun, ganyan sir. Halimbawa, magpo-poste kayo din eh. Apo. For example, are, kumbaga, ang yung gagamitin ay bed eh. Apo. Kumbaga rin bed. Yan. Nadini yung poste. Apo. Tsaka dito. Tsaka dito, dito. Apo. So, lalagyan nyo lang ng isang matibay na kawayan dito. Dalawa, yan, dalawa. Tapos kahit itong banana coin na yun. Gagawin yung lalalahin ninyo. Apo. Yun po pinakamaganda. Ito, magandang tali po ito. Banana po. Kahit po mabagyo, matibay ito. Tapos ang ano sir, recommended na planting distance po natin kada halaman po kayo. Is 1 meter. 1 meter po. By 1 meter. Ang aking pong sinusunod na distance yan. Apo. Para ang yung ube makalaman ng malaki. Apo. Dito sa amin, paliba sa pagkadanas namin, paliba sa nga dito sa baybay puno lang, ay talaga pong sinasabi ko. Hindi naman sa... Kaya lang ako'y... hindi naman sa ika nga isya, kaya ako sinasabi, gusto ko yung makabenta. Apo. Talagang may patunay. Hindi naman makikita sa video ko sa aming pag-harvest. Apo. Doon po talaga nakaharvest ng 63 kilos doon sa puno nyo. Kahit pa inyo pong hanapin yung video nyo. Apo, panood si Point. Talaga pong 63 kilos. Hindi po kami nakaharvest ng 30 kilos. Kahit naman pong halaman. Apo, apo. Kahit naman pong mga fruit bearing trees. Pagka nababad sa tubig, namamata. Apo. Ganon din po ating mga fruit. Kahit hindi naman po ganun ka matakal sa tubig. Hindi po, hindi po. I'm going to go to the house. Kala mo hindi pagkain eh. para itong ano yung gang nuno sa punso. Oh, sino sir? Nakikita ko sa inyo sir, ang dulo. Oh, ayun nga po. Yan ang baliswa kung tawag nila. Hindi ko lang alam. Ibang lugar kung anong tawag nila dyan. So, tapos yung hinarabit namin doon, 35. Basta may 30, 10. Nakita niyo naman pinigo kayo namin. Opo, ano nga po eh. Tapos ba na po uli natin? Baka po madaanan ng baboy damo. Akin nakain po sila. Ay, kinakain ko ng baboy. Kakambing. Kung sa ano sir, kung sa patag, i-advise niyo po ba na gumamit kami ng mulch o kahit? Ay, pag sa... Wala nga pagtubo po natin, ng ubi natin, hindi natin maalaman kung talaga saan tutubo. Opo. Pwede naman. Pwede naman po. Pwede naman po. Di halimbawa, di kada pwede naman yun. Pwede may mulch. Halimbawa, di mulch sa akin. Di halimbawa, ang bed. Halimbawa, ang bed. Apo. For example, di magagawa, maglalagay ka ng mulch. Ano? Apo. Di basta kayo nagbutas na ganyan, tuloy talim na. Inyo lalaki na kayo ng bilaw. Apo. Kumbaga, ganyan kalaki para dito itatanim naman ng ube sa sentro. Opo. Para pag siya tumubo, hindi siya magiging sagabal yung mulch. Apo. Yun ang purpose niya. Okay. Kaya lalakayan natin ang butas. Apo. Tapos ano rin po, no? Kung kunwari, hindi man gagamit ng mulch, talagang kung may mga damo po, tatanggalin. Tatanggalin. Apo. Kasi kalaban yan sa... Yan ang kalaban sa taba ng lupa. Apo.
Kasi rin ano, kalibasa nga ay kulang pa rin sa puhuna at nagagastos nga sa mga bata. Ang harvest ito ng 700 kilos. So, malaking tulong talaga. Yung nga po masasabi ko sa aking karanasan, ang pagtatanim nga po ng mga root crops, particular nga po itong pinag-uusapan ating ube, talaga pong pinagkikitaan. Pinagpupunan ng panggasto sa ating pamilya. Apo. At lalo't higit sa ating mga pangangailangan sa araw-araw na ipapangako po. Magkano po katagal harvest, weeds, at yun po, pagdating naman po sa market, wala pong problema sa market ng ube. Talaga pong inabibili. At marami po nangangailangan ng ating uber crops. Mga factory, mga palengke, talaga pong yan ay hinahanap. Yan nga po yung maganda sa ube, no? Pag may naitanim ka na, hindi mo na kailangan. At saka yun, pag kasi may ube ka na, hindi ka naman problema ng pambinhi. Kasusunod na taniman. So yun po, hanggang dito na lang po. At ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Diyos at si Sir po ay nakarating dito ng maluwalhati sa ating lugar. At pangalawa po sa pagtitiwala nila kay Kabyahero na sila po ay nagtitiwala na kumuha ng binhi sa atin na yun po naman ay talagang ipinapangako ko na pagdating po sa larangang ube ay lahat po ng ubing ibibigay natin sa kanya. Kung sakalit matuloy ang kanilang pinaplanong pagtatanim, yun po ay nabibili sa market at sa factory. So yun po, marami po salamat. God bless po sa atin lahat. At ingat po tayo lagi. Sir, baka po may sabi, gusto pa kayo sabihin. Yun po, nakita ko po dito yung ano, area po o farm ni Sir Mario. So ayan, marami po akong natutunan lalo na po sa ube. At hopefully makapag ano po kami ng by next time po makatuloy yung ano at mapag-order din po ng binhi. At saka mas marami po pong matutunan sa future pagdating sa ube. Ayun po, thank you po. God bless. Thank you po. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling. Cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger. Just to be together. All I wanna do is crash now. When you're spewing facts now, I know that I am getting